Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Dwight Ramos siniguro na makapaglalaro siya sa Gilas sa darating na FIBA OQT. At player ng Negros, dyan nga sa MPBL, tinuhod sa ere etong kawawang player ng Zamboanga. At Kai Soto, dediretso nga ba sa US pagkatapos ng Japan B-League season? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging laban kahapon ng Negros at Zamboanga, dyan nga sa MPBL, ay kawawa itong sinapit ng player ng Zamboanga. Kasi mga kabasketball, doon sa pass break, tapos tumalon pa siya sa ere, no? Sinalubong siya ng tuhod itong malaking player ng Negros, yung number 26, hindi ko napapangalanan mga kabasketball. At nakita ko na tumama yung ulo niya. Bumaliktad siya mga kabasketball, as in nag 360 siya sa ere at tumama yung ulo niya diyan nga sa sahig. So feeling ko talaga kailangan, maraming kailangan gawin itong MPBL, no? Especially yung mga screening ng mga players, kasi hindi pwede yan, delikado yan, napaka-delikado niyan mga kabasketball. Pwedeng may masamang mangyari diyan sa mga kumbaga sitwasyon na ganyan, kasi nasa Erica konting pitik nga lang. Yun pa kayang intentional kang itaas yung tuhod or tuhurin ka? 'Di ba nasa Erica pa, tumakbo ka na nasa Erica pa, tinuhod ka do sa Erica, grabe yun mga kabasketball. Hindi yun gawain ng totoong player ng basketball. Hindi basketball laro niyan. Puntahan natin etong ating pambatong si Dwight Ramos sa report ni Homer Saison ng spin.ph. Sa isang text message ay sinabi ni Dwight Ramos na sasailalim nga siya dyan sa surgery. Pero sinabi niya rin na magiging okay naman daw ang lahat at aabot lang daw yan ng 2-3 linggo. Hindi naman daw crazy, no? Yung nangyari sa kanya, kumbaga normal lang. At mangangahulugan nga yan mga kabasketball na magiging out na siya most likely para nga dito sa season ng Japan B-League, kasi hindi na rin naman sila papasok eh. At puntahan naman natin mga kabasketball, kasi maraming kumakalat na balita, no? Na ito raw ating pambatong si Kai Soto ay dediretso ng US pagkatapos nitong Japan B-League season, kasi may offer daw eh. May nakita pa ako Atlanta Hawks daw eh. Hindi po ganun yung mangyari mga kabasketball. Ayon doon sa dalawang nakausap ko ay sinabi nila na after nitong Japan B-League season ay dediretso muna sila or si Kai dito nga sa atin sa Pilipinas para maghanda dito nga sa FIBA OQT. At alam naman natin na if ever na mag-decide itong kampo ni Kai or yung agent na kumbaga papuntahin or tanggapin yung mga NBA minicamp invites dyan nga sa Amerika, most likely mga June pa yan mga kabasketball, mga first week ng June gaya nung nakaraan, no? Nag NBA minicamp si Kai mga June 5 to 7 or at least 1 week, kasi kailangan bumalik ni Kai sa June 22 at least, kasi doon na magsisimula yung practice naman nila para sa ating national team, kasi 10 days lang yung ibinigay na practice day para nga sa ating Gilas Pilipinas, dahil syempre ongoing pa yung PBA at yung iba may mga commitment pa. So hanggang dyan mga kabasketball, sana naliwanagan kayo. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.